kasaysayang ito. Lumapit ka sa Panginoon, manalig ka. Panghawakan mo ang kanyang kapangyarihan at sa oras ng iyong paglapit sa sandaling iyan, gagawa ng himala ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya naniniwala ko ako mga kapatid, kahit mukha kayong inaantok. Sabalit patuloy kong bukas ang inyong puso, tadinang pakinggan ang salita ng Diyos sa inyong kinauupuan at sitwasyong kinilalagyan, may himalang ginagawa ang pagkakas sa inyong mga buhay. Unang bagay mga kapatid, kalagahan po ng pananampalataya, faith brings answer to prayer. Amen. Ang sabi ng Matthew chapter 21 verse 22, and whatever things you ask in prayer, really believing, you will receive. At anumang hingin nyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Faith brings answer to prayer. Ikalawa mga kapatid, nakalagaman ng pananampalataya, faith is a key to our material provision. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang turo sa panalangin? Give us this day our daily bread. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Saan po nagsimula ang prayer na yan? Sa salitang Ama namin. Humingi tayo kay El Shaddai. Humingi tayo sa Diyos ng pang-araw-araw nating pangangailangan ng may pananalig. Hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Faith is a key to our material provision. Ikatlong bagay mga kapatid, faith brings all the benefits of salvation into our lives. Ang pananampalataya ay naghahapit ng lahat ng biyaya ng kaligtasan sa ating buhay. Narinig po ninyo ang sharing ng ating mga kapatid. At alam mo rin naranasan ninyo ang sayang iyan. May problema kayo bago kayo tawagin ng Panginoon sa gawain ito. Maiintindihin kayo. Ilan sa inyo tinawag ng Panginoon, broken-hearted pa kayo? Sabalit nung sumpungan nyo ang gawain ito, ibang sayang po ang naramdaman ng iyong puso. Ang sabi mo tuloy sa iyong sarili nung unang panahon, hindi ba hindi na bumalik yung ex ko, ang importante na naratili si Kristo sa piling ko. Payag ba kayo sa aking sinabi? Amen! Diba? Ang nagsabi yung talagang iniwan na. Pero totoo yan nga, kapatid, lahat po tayo maintindihin. Lahat tayo may bayarin. Pero yung pananampalataya natin, nagdudulot po sa atin ng kagalakan na ang katiyakan ng kaligtasan maranasan natin sa ating buhay. Iba, kahit walang laman ang wallet mo, nanginiti ka sa umaga, noong unang panahon, may laman na mainit pa ulo mo. Noong unang panahon, nagpainit ka lang ng tubig, mas nauna pang nainit ang ulo mo kaysa sa tubig na isinalam mo. Pero ngayon, ang init na ng panahon, mga anak na El Shaddai, cool ka lang, easy ka lang. Bakit? Kasi alam mo, ang Panginoon na nanalig ka sa Kanya, Diyos na nagbigay ng pag-iingat at kaligtasan ng buhay mo. Isa pa pong kahalagahan, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Faith pleases God. Ang pananampalataya po ay naghahatid sa atin upang kalugdan tayo ng Diyos. Upang kalugdan tayo ng Diyos. Alam po ba ninyo mga kapatid, kahit hiningal kayo kanina bakit dito sa psychong, at ano ang sinasabi mo sa iyong sarili, kung kailan naman ang pandemic, saka naman ako tumaba. Diba lang kamo kanina? Ayaw mong umarin, ha? Hindi ba? Habang umaakit ka dyan, sabi mong isang sister, nagkakaedad na yata talaga ako. Samantalang nung unang dating ko dito, tinatakbo ko ito, ayos lang ngayon, kailangan ko pa ng distasyon. Pero alam nyo mga kapatid, kahit na magpagod kayo kakyat dito sa simbahan,
Masaya yung puso mo kasi alam mo, kakatagpuin ng Panginoon ang katugunan ng iyong pagkakaroon. Ito pa mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Faith brings answers to prayer. Faith is a key to our material provision. Faith brings all the benefits of salvation into our lives. Faith pleases God, and faith makes impossible become possible. Pahabyaw ko na lang itong ikwento sa inyo. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 8, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. Nang tawagin po si Abraham at pangakuan ng Diyos, ang kanyang edad ay 75 years old. Ang pangako ng pagkakaroon ng anak sa kanyang asawang si Sarah ay hinintay niya sa loob ng 25 taon at si Abraham po ay nagkaroon ng anak sa edad na 100 years. Kailan nagbigay ng magandang performance si Abraham sa tabi ni Sarah? Noong 99 year old si Abraham. Pero nung sinabi sa kanya ng anghel ni Yahweh, magkakaroon ka pa ng anak. Siyempre, kapag sinabi magkakaroon ng anak sa susunod na taon, hindi naman po pwede ang tapik-tapik lang. Hindi ba? Paano kayo magkakaanak na mag-asawa kung tapik lang ang gagawin ninyo, Abraham at Sarah? Siyempre, nung gabi niyon, sabi ni Abraham, 99 years old na ako, pero kaya ko pa. Dahil may lakas na ibibigay sa akin ang Panginoon. Kaya kung tayo may pananalig sa Diyos, itong mensahe sa ating puso, walang bagay na mahirap sa Diyos. Bago po ako ikinasal, preacher na ako, at full time ako sa gawain ng Panginoon. Nung dumarami po yung aking anak, sabi ng nanay ko, dami na ninyong anak kasi aling po iyan. Sabi ng nanay ko, kapag nagpa-aral ka ng college, hindi ka na makabibili ng brief mo. O underwear, mga kapatid, para medyo ano, medyo decente ang dating. Diba? Pero yun ang sabi ng nanay ko, yan ka namang hindi ko banggitin sa inyo ang kanyang salitang tinitawag. Sabi ng nanay ko, kapag ikaw ay nagpa-aral ng college, hindi ka na makabibili ng underwear mo. Hindi ko po tinanggap yan sa aking puso. Dahil naniniwala kong may Diyos na pwede magsupla na lahat ng aking pangangailangan. At alam niyo mga kapatid, nakatapos na yung apat kong anak, mag-graduate ngayon ng ikalima. At habang nagpapaaral po ako, nakabili naman ako ng underwear. Kaya ang aking ginagawa bago ko isuot, nagpupunta muna ako sa bahay ng nanay ko at nakikita ko. Sabi ko, nanay, mali kayo. Nakabili ako ng underwear at nag-enjoy ako sa ginagawa ng Panginoon sa aking ginagawa. Amen? Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Dumaraan ka man sa pagtitiis ngayon para sa pangarap mo sa iyong mga mahal sa buhay, mag-enjoy ka sa lakas na ibibigay ni El Shaddai. Isang araw, aakyat ka dun sa stage at isisigaw mo na ang aking hirap sa pagtatapos ng anak ko, pinatunayan sa akin ng Panginoon na walang nagtiwala sa kanya na kanyang binigay. Ako po ini-enjoy ko yung buhay na bigay ng Panginoon. Yung aking limang naunang anak hanggang magkapapas ngayon, hanggang po pagdating sa kanilang mga grades, 85 pataas. Yung aking bunso, mga kapatid, dahil kwento ko na sa inyo, 76 ang kanyang grade. Pero pinakamatalino sa lima. Sa anim pala. Kasi nung minsan si tayo ng nanay niya,
Bakit 76 yung grades mo samantalang yung mga kapatid mo 18 pataas? Anong sabi niya, ma? Half day lang ako. Kung whole day ako, 76 plus 76, mas mataas ang grades ko kaya ate. O di mas matalino? Noong isinusumpong sa akin ang thesis ko, tinawag ko yung anak ko. Sabi ko sa bunso, kung ito anak, pagod na akong umakyat sa stage. Ayoko nang aakyat pa ako sa stage para magsabit ng medal sa iyo. Sabi ng anak ko sa misis ko, o, ito mo naman, ayaw talaga ni Papa magkaroon ako ng award. Ganun na lang mga kapatid, i-enjoy natin ang buhay. Amen. Kasi, personal po ito. Mula nung manalig ako sa Diyos, hindi po ako nabuhay sa kompetisyon ng buhay. Yung mga naunang preacher sa akin dito, alam kong may maibibigay sila na hindi ko kayang ibigay. Alam kong mayroon silang magandang pangangaral na hindi ko po kayang abutin.